Kamusta kaibigan, this is RSL Rides and welcome to today's moto vlog. I know it's been a while since I last posted. I know I'm really really sorry, but yeah, sabi ko nga sa last video ko, I still don't have like a decent microphone until now. Pero yeah, kaya eto, I'm doing a voiceover right now dahil hindi na naman gumana yung mic ko on this part of the video. So for today's video, pupunta tayo ngayon sa Best Tracker PH to install an MDL or mini driving light para sa ating CFMoto 450SR. Dahil I've been struggling to see the road at night, especially I go to Antipolo a lot to see my OBR. And medyo madilim doon sa area nila, kaya ano, lagi akong nahihirapan mag-ride sa gabi. And also for safety purposes na din, para for future use, lalo na kapag nag-long ride na ako sa mga provinces area and hindi masyadong maliwanag. So yeah, enjoy the video and yeah. I had to take a video of this. Ang cinematic ko kasi sunset. Shee! Golden hour! Okay, dito na tayo sa Mindanao. Gonna turn left para Commonwealth. Oh shit. Bakit ang traffic? Uy, may natumba. Oh no. May na-aksidente pa nga, girl. Oh no. Oh shit. Okay. I'm not gonna take a video of that, okay? Then you can be videoan. I'm so sorry. Oh my god. I'm so sorry. Oh my god. Oh my god, kawawa. Oh my god. Oh my god. Holy shit. Sorry guys. I'm not gonna take a video of this. Oh my god, kawawa. I don't think he's okay. He's not moving at all. Nakapikit lang siya. So hopefully he's okay. Kung sino man yun, hopefully he's okay. Di na ako makikipag-usyoso doon kasi magkukas lang ng traffic. But yeah, guys, laging tandaan, okay? Ride safe lagi. Huwag tayong nagwawaswas. Kasi ang biyahe natin, natatapos yun pagdating natin sa bahay, sa mga mahal natin sa buhay. Kaya please, hindi natin kailangan masyadong magpasikat na porke mabilis eh, magaling ganun. Walang ganun, men. Kailangan lang natin makarating sa paroroonan natin ng ligtas, okay? Be always safe, wear safety gears. Wala akong gloves, I'm sorry. Pero yeah, be safe always, ride safe always, and tandaan na may mga may nag-aantay sa atin sa bahay, mga minamahal lang sa buhay. Kaya parang awa, ride safe please. Okay? Ang sad lang. So hopefully he's okay. Hopefully he's okay. Di ba? Di kasi may nakita ko na kagrupo namin na nagpalagay din siya. Tapos dito niya nalagay sa ilalim, oo. Ito? Oo. May parang screw ata dyan. Ito? Oo. Okay, nandito tayo sa Best Tracker PH. Sa shop nila dito sa Fairview. Malapit siya sa East Fairview. May mga katabi rin yung shop. Dito yan sa Moto Avenue Commonwealth. May mga katabi rin mga iba. SBC. Chili, may parang, so kompleto dito. Accessories na din. Helmets.
ng video ko, kuya? Sinusukat ni MBL. Yan yung Picasso naman. Ayan, dyan na lang siya. How much yung ganyan, kuya? Yung isang 25 watts, 4,000 to. 4,000? Okay. Yung bulb, yung unit pa lang. Plus labor. 5,000. Switch mo tsaka harness. Ah, yun pa. 2,000. Meron pa bang ano dyan? Mas mura dito or 3,000. 15 watts naman siya. Hindi siya ganun kalakas. Mas malakas pa rin. Mas malakas talaga yan. Parang naka-oxide dito sa ito na ato na. Malito pero ito yung malakas na MBA. Okay. So magkano yung total pagkasama yung switch? Medyo out sa budget eh. Maganda yung switch na yung atom na bago. Yung bite. Yung isa, 3,000, 15 bucks naman siya. Okay. Pwedeng ano na lang din. Tingnan ko yung difference nung eto dito sa isa. Apo, yung liwanag. Para mapagpilian. Ganyan na dyan, bali ba? Apo, eh okay na yan. Nasakita na ba? Kailangan masipag ka lang dito mag-check kung lumulubog. Ah, okay. Kasi sige po. Mga ganitong bracket, hindi stable. Hindi stable, okay. Hindi katulad ng mga naka-tornillo talaga na. Yan, yung dito sa may... Yan, nasa slider. Slider, yan. Talagang ano. Okay na yun, siguro kahit ano lang. Dyan na lang. Yung nakita namin sa isa ka-grupo namin kasi dito lang din nakakabit. Tapos... Kailangan masipag ka lang talaga ng check. Oo. Kasi pag ganito... Ipit-ipit lang. Scroll lang eh. Apo. Sa isa lang, isang single-single lang yung igpitan. Eh. Oo. Sige kuya. Testing namin kanina kung sasabit yung light sa shocks kapag naalog. Sa sobrang gaan ko, hindi namin alam kung tatama siya o hindi. Kasi hindi ko siya maalog ng sobra. Pero mukhang hindi naman siya tatama. Ito na siya. Na-install na yung dalawa. Nalagyan na lang yung wiring. So dito siya sa ilalim na lights. Mukhang hindi naman tatama. So far so good. So 15 watts lang. Yung kinuha ko kasi yun na yung kaya ng budget ko. Yung 25 watts medyo aabot ng 70 overall. Ito probably around 5. Ganun. We'll see. Mayan. Price will be a little bit. Nakabit na yung baterya. Ikakabit na sa baterya yung mayan. Okay. Medyo natatagalan yung pagpakabit. So, bumili mo na akong kape. And, ito, tinatry ko yung, anong nangyari? Ayun. Tinatry ko tong microphone na binigay sa akin ni AJ, kung okay. So, first time ko siyang gagamitin. And, nakakabit ko siya sa helmet ko. Ay, see, kasi ng wire niya, oh. Ito na yung wire niya. Kaya, hindi ko pa siya nakakabit. Pero, yun. I-test natin siya mamaya. And also, pati yung MDL. Since gabi na, sakto. Hindi kita, pero gabi na sa labas. Ayun, testingin natin yung MDL pati itong microphone kung okay. Okay. Salamat ulit AJ. Shout out. Shout out kay AJ. Thank you sa microphone. Ride sa race na soon. Okay, kinakabit na. Medyo binubuksan na yung mga fairings kasi idadaan dun sa ilalim papunta sa battery. So, we'll see. Okay, see you later. Natapos na siya, napakabit na. Hindi masyadong kita kasi may ilaw. Pero... testing natin yung lights. So, ito yung switch niya. Okay. So, hold on to ng matagal. And then, ayan. So, ito yung
high beam. Ito yung low beam. So pwede rin siyang sabay. Ayan. Test natin mamaya sa daan, pero ito siya. Ayan. Pwede na din. So 15 watts lang yung kinuha ko kasi hindi ko afford yung 25 watts. Pero pwede na din. I don't mind naman. Kasi di man ako masyado nag-ride, bihira lang. So ito yung high beam niya, yellow. O siya. Testing natin sa road. And also, thank you pala ka sa Best Tracker PH for the service. So price, inabot ako ng around 5,900. So 6,000. I mean, okay na din. Pag yung 25 watts yung kinuha ko, abot ako ng 8,000. So okay na to. Thank you po. Alright, uwi na tayo and check natin sa daan kung kamusta yung performance. YouTube po. Sa YouTube po. Anong ano mo? Ito. Ito. Apo. Para maano natin. Ma-add natin sa ano. So, panoorin natin yan. Testing natin yung light. May CLC pa din doon. Thank you, sir. Okay, let's go. Testing na rin natin yung mic na binigay ni AJ. Shoutout ulit kay AJ. Hello. Okay. Real road testing. Ang time ngayon is 8:30. So, madilim-dilim na din. Ayan, ito siya. So, kung wala, patay natin. Ayan, ito yung wala. Grabe. Ang laki ng difference, my dudes. Lagyan natin ulit. Ayan, daan tayo dito sa may madilim na part. Dito sa may... dito, sa kanan. Patayin ko ulit. So, kakanan ako dito sa may... hindi ko alam yung tawag dito sa area na to, pero dito. Parang mini subdivision. Alright, ito yung walang ilaw. Lagyan natin yung lights. Boom. High beam. Boom. Sorry, masisilaw yung mga tao. Yan. Pwede na din. I mean, hindi siya... kasi may mini driving lights yung scooter ko. So, kumpara dun, mas malakas yun. Pero not bad na din. Like, at least may visibility na ako compared dito sa stock lights. Okay na din. So it's ano din naman. Ako din naman to kasi 15 watts lang kinuha ko. So kasalanan ko. So kung 25 watts yung kinuha ko, so mas malakas to. Mas malakas siya sa malayo. So, pwede na. At least, pwede na ako mag-dark tint na helmet. Kasi naka-light tint ako ngayon, yung helmet ko. Pero usually, dark tint yung ginagamit ko, lalo pag sa umaga. Tapos, inaabot ako ng gabi, sobrang dilim. So, pwede na. Buksan natin yung pareho. Ayan. So, light and dark. Ano na to? Low beam and high beam sabay. Oh, diba? Lakas na rin. Kasi silaw mo yung mga tao. So, low beam lang. Oh, pasok. Very good. Thank you. Thank you, Best Tracker PH. Visit nyo na lang yung page nila. Hindi ko pa alam, pero ipopost ko na lang sa link sa description sa baba yung page nila. Pero ito, so far so good. I'm happy with this one. Pwede na rin. Pero I suggest kung kukuha kayo is kunin nyo na yung 25 watts na ano, kung ganito yung bike nyo. Pero yung kanina may nagpalagay dun, 50 watts yung nilagay niya. Yung naka CLC, 25-25 yun. Since sa akin, 15 lang. So, pwede na din. I mean, for added visibility lang naman ang habol ko. Hindi naman ako tatakbo sa Ironman challenge or what. Okay na din to. Since usually, ang dinadaanan ko lang naman sa gabi is Marilaki, pag-uwi ako yung Infanta, and Antipolo, pag dinadalo ko si OBR. So, all goods. Alright, if you like this video, please don't forget to subscribe, like, and share. Sa mga nagbabalak magpahabit ng mini driving light sa kanilang motor, papa big bike man o scooter. Ayun, I suggest the Best Tracker PH. Malinis po sila gumawa. Wala ko nakitang extra wiring. I think mamaya inspect ko. Pero parang malinis naman yung pagkakagawa nila. And yeah,
Salamat din kay Darky. Kay Darky ko nakita yung location. Actually, malapit na naman siya. Nakikita ko naman talaga siya pag umuwi ako sa amin. Pero, ayun. Kay Darky ko na na-discover na doon siya nagpakabit. So, ayun. Thank you so much. Uwi na po tayo. Kita-kit sa next na motovlog natin. I'm not sure pa kung kailan. Hopefully, very soon. Ride safe, my dudes. Thank you so much for hanging out with me. This has been RSL Rides. And I'll see you guys again very soon. Paalam, my dudes. Bye-bye.